Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Magandang umaga muli, mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Let us bow our head. Simulan natin sa pamagitan ng panalangin. Lord Jesus Christ, maraming salamat po sa umaga pong ito. Maraming salamat po, Ama, sa pag-iingat mo sa amin. At maraming salamat, Panginoon, kami nagising sa umagang ito na mayroong panibagong sigla, buhay at kalakasan na mula sa iyo. At inspiration upang pumunta Panginoon sa bahay, sambahan at purihin ka. Lord, patawarin mo kami sa aming pong mga pagkakasala kung meron ka mang nasumpungan anuman. Sa isip man, sa gawa, sa pananalita, sa aming damdamin. Linisin mo naman ito upang Panginoon na lang maging anumang hadlang o bara na daluyan. Kami daluyan ng pagpapala mo mula sa iyong salita. Pagpalain mo po ang iyong maliit na salita na aming pag-uusapan, pag-aaralan sa oras na ito. Bless every one of us. And may you just use your little servant, Lord, na maging daluyan lamang ng iyong pagpapala at salita. In Jesus Christ's name, this is our prayer. Everybody say amen. Amen. God bless you. Palakpakan natin ang Panginoon. Upo tayong lahat. Praise the Lord. Makaupo na tayong lahat. At sa umaga pong ito ay meron po tayong bagong aralin sa umagang ito. Ating po pag-usap. Ako na tayo agad. Praise the Lord. At ang bago natin pong pag-aaralan ngayon ay patungkol po sa original sin. Praise the Lord. Praise the Lord. Sige. At salamat sa Panginoon dahil noong mga nakaraan ay si Brother Arnel ay natuto tayo sa pamagitan ng salita ng Panginoon at ay pinagpapala sa mga Bible study na ating napag-aaralan. Sino bang pinagpapala ng Panginoon sa tuwing ng tayo nag-aaral ng salita niya? Praise the Lord. Ngayon, mga kapatid, ay patungkol sa original sin. So alam natin, mga kapatid, na ang karamihan sa atin ay alam na ito, lalo na yung mga matagal na, at yung iba naman ay hindi pa, yung mga, lalo na mga baguhan nating mga kapatid. At isa yan sa ating layunin kung kaya tayo ay merong pag-aaral ng salita ng Diyos sa umaga sa loob ng mga ilang minuto. Alright, so sa iba naman na matagal na sa mensahe, ay ito'y maging isang review marahil o ma-refresh ang ating pagkaunawa patungkol sa bagay na ito. At ating pag-aaral ay nahango lamang sa salita ng Diyos, wala nang iba at sa mensahe sa huling panahon na ito. Praise the Lord. Okay, let's read. Okay, next. Pwede naman ako, ano? Yun. Okay, so mga katanungan, mga kapatid, mga ilang katanungan na patungkol sa original sin. Ano ba yung original sin? Diba? So pagka ikaw ay tinanong ng kaibigan mo, marahil nakasama mong denominasyon or wala pang hindi pa nakakilala sa Panginoon, tatanungin ka marahil, ano nga ba yun? Ayan. So, did eating some kind of a fruit from a tree bring about the fall of man and caused all the sin and sorrow and pain and death in the world today? Yung bang pagkain ng isang prutas mula sa isang puno ay nagdulot sa atin sa kahirapan, sa sakit, sa kalungkutan, sa kamatayan dito sa mundong ito? Anong kinalaman ng pagkain ng isang prutas? Marahil isang prutas ng mansanas o isang anumang klaseng prutas at biglang nagkaganito tayo ngayon. At sinasabi na nagkasala ang ating mga magulang, si Eva at Adan ay dahil kumain sila ng isang prutas na inalok o bunga na inalok ng kaaway sa kanila. So, and something like that. Alright, next. Okay, was it actually a talking snake that convinced Eve to eat fruit from a tree? Ayan mga ilang mga katanungan, mga kapatid. Ayun ba ay ang may gawa ba nun ay yung nagsasalitang ahas doon sa puno na yon? Na kinumbinsi si Eva upang tanggapin ang bunga niya? Why was Jesus born different than the rest of all mankind? Ano namang kinalaman na si Jesus ay dapat ipinanganak at siya ay pinanganak para sa ating katubusan? Bakit may kailangang tubusin nung kumain lamang ng isang bunga ng punong iyon? Why did Jesus have to be virgin born? Kung ipapanganak si Jesus, bakit hindi katulad natin? Bakit kailangan galing sa isang birhen? Isang babaeng birhen. What is the reason for the virgin birth of Jesus Christ who came to redeem Adam's fallen race? Anong dahilan? Ba't kailangan bumaba ni Jesus Christ at kailangan siyang mamatay para ipanumbalik ang nahulog na mga tao sa kasalanan? Why is it this true that every person must be born again if our first birth was correct? Bakit kailangan ma-born again?
sabihin ng mga ilang unbeliever, bakit kailangan kami magsimba? Bakit may sinitawag na born again? Meron namang Iglesia ni Cristo, meron namang Saksi ni Jehovah, meron namang Katoliko, bakit kailangan ng born again? Bakit nga ba kailangan yan? Anong kinalaman yan dito sa ating pag-uusapan? If we were not born sinners in a fallen condition, we would not need redemption. Kung di tayo nahulog, mga kapatid, hindi natin kailangang maipanumbalik. Kasi ibig sabihin ng pagpapanumbalik, mga kapatid, merong isang original state na pinanggagalingan natin o isang original state na kalagayan ng mga tao and then naiba. Naiba and then kailangang ipanumbalik sa dating kondisyon. Nakukuha pa, mga kapatid? So kaya kailangan mangyaring i-redeem yun. Hindi kailangang, mga kapatid, kaya ang sabi niyan, if we were not born sinners in fallen condition, we would not need redemption. Kundi tayo nahulog, mga kapatid, sa pagkakasala, di wala nang kailangang ibalik. Wala namang nangyari. Pero titingnan natin, mga kapatid, kung bakit kailangan tayo maipanumbalik. Mga kapatid, there is a reason. There is a reason that every person born of sexual birth was born in sin and has to die. Lahat ng ipinanganak, sino bang ipinanganak dito? Malamang, lahat na nakikita ko, ipinanganak yan. Or else, kayo nahulog na galing lang bigla sa langit. So, walang ganon, mga kapatid, no? Lahat ng pinanganak ng sexual birth was born in sin. Automatic, mga kapatid. Kahit simula bata ka hanggang paglaki mo ngayon, ay hindi ka makulit, mabait kang bata, masunurin, and everything, makasalanan ka pa rin. Hanggat hindi ka dumadaan sa tamang paraan ng paglilinis ng Panginoon upang ikaw ay patawarin, ikaw ay makasalanan. Hindi ako nagsisinungaling sa nanay ko, nag-aaral ako ng mabuti, hindi ako nanununtok ng tao, ganyan, something. Mabuti ako. No, mga kapatid, makasalanan pa rin ako. Nagigets, mga kapatid? Praise the Lord. It is for the reason that redemption required that one be born without sex. Kaya kailangan, mga kapatid, may isang being, may isang persona na kailangang ipanganak na hindi dumaan sa katulad ng pagdadaan natin. And pay sin penalty to make the way for us so we could be born again. So para tayo ay maipanganak muli dahil yung unang kapanganakan natin ay mali. Do you get it? Mali ang unang kapanganakan, kaya kailangan yung pangalawang kapanganakan o yung pagkapanganak na muli ay maging tama. Doon lang magiging tama. Do you get it? Praise the Lord. Okay. Some conclude that sin came by some mere disobedience, hindi kasi naging masunurin si Eva at Adan eh, ganon. Such as eating an apple, kasi kinain kasi mansanas eh. Or some other fruit, or bayabas, or ano man yon, or orange, di ba? Kasi sa palengke, pag nakita mo yung apple, anong katabi niyan? Di ba, sangkis, o orange? Kumain kasi ng apple, or orange, or something, or other fruit that God told Adam and Eve not to eat. Ayan ang sabi ng iba. Kinukonclude, ah, ganun. Bakit nga ba gantong kalagayan natin? Sana kung di nagkasala si Eva, dati mga bata kami, may ganun sa school eh. Kung di sana nagkasala siya, yun. Kung di sana nila kinain yung mansanas eh, no? O, di ganun din paglaki ko. Pero, nalalaman natin yan sa pamagitan ng salita ng Panginoon kung ano yung tama. Gusto ba natin yung matutunan ngayon? Alam natin, alam na lang karamihan yan o ng iba sa atin. Subalit, may kita natin kung paano natin hinihimay-himay sa pamagitan ng salita ng Panginoon. At nalaman din natin personally kung paano. Hindi lang narinig natin, pinipreach kasi yan eh. Sabi, ang nangyari raw doon ay ganito. Nagkaroon daw ng relasyon yung ahas at si Eva, ganyan-ganyan. So, tignan natin mga kapatid, sa ating sariling pag-unawa at sa ating sariling pag-aaral. Let's read first the scriptures. Amen? Para magkaroon tayo ng background. Kinuha lang natin, mga kapatid, yung mga mahalagang bagay. So, listen carefully and kunin natin kung ano yung naka-project. Kay Genesis 2, verse 9, basahin ko na lang. And out of the ground made the Lord God grow every tree that is pleasant to the sight. Nilikha ng Panginoon ang mundo, ang lahat. So, ang Earth, Jupiter, Mars, lahat nilikha ng Panginoon. At eto, hinayaan ng Panginoon, pinalago niya yung mga halamanan sa Garden of Eden. Alright? So, every tree that is pleasant to the sight. So, anong may kita mo mga puno na maganda sa iyong paningin? And good for food. Ibig sabihin, mabuti, parang kainin. Halimbawa, merong mansanas doon, merong orange, lahat yan para sa kalusugan ng tao. Merong mga, basta lahat ng prutas, mga kapatid. The tree of life also in the midst of the garden. Yung puno ng buhay ay nandun din sa kalagitnaan niyang halamanan na yan. And the tree of knowledge of good and evil. Alright?
Sabi ng 2:9. Tatalon tayo, mga kapatid, sa 2 verse 15. Lalampasan natin. And the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to dress it and to keep it. Niligha ng Panginoon ang tao para may bagbantay o mangalaga ng mga bagay na ito na nilikha ng Diyos. 2:16, 2:15 kanina din, 2:16 ngayon. And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden thou mayest freely eat. Sa lahat ng yan, sige anak, kainin mo lahat yan. 2:17, but of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it. Anak, huwag mong kainin ito. Ang tree of knowledge of good and evil. Ang puno ng mabuti at masama. Okay, so thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. Mamatay ka anak, huwag mo kainin yan. 2:18, and the Lord God said, it is not good that the man should be alone. I will make him an help meet for him. Ah, malungkot yung anak ko. Gawang ko pa ng kasama niya o ng katulong niya o katuwang niya. Lampasan natin mga kapatid, 2:25. And they were both naked, the man and his wife, and were not ashamed. So, sa madaling salita, lumabas si Eva mula sa kanya at sabi niya, it's my bone of my bone, flesh of my flesh, sabi ni Adan. So, nakilala niyang asawa niya yon. And nakaubad sila pero hindi sila nagkakahiyaan. Ibig sabihin, inosente sila. Walang mali siya, mga kapatid. Alright? Perfect ang kalagayan. Now, Genesis 3 verse 1. Tatalo ulit tayo. Now, the serpent was more subtle than any beast of the field, which the Lord God had made. So, ibig sabihin, merong pang isa ron. May isa sa eksena. Sa halamanan, merong eksena, merong serpente na siya'y tuso than any beast of the field, which the Lord God had made. And he said unto the woman, yea, hath God said, ye shall not eat of every tree of the garden? O, hindi ba kayo pinapakain ng kung ano man dito sa garden? Sabi niya ng serpente. Genesis 3 verse 2, and the woman said unto the serpent, we may eat of the fruit of the trees of the garden. Kakain kami ng mga bunga ng puno niyan. Sa tree, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God had said, ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die. Pero sinabi ng Panginoon, yung isang puno na sinasabi sa amin, huwag daw namin kainin, ni huwag nga namin hawakan. Okay. So nag-uusap sila, sabi na, sa 4, sabi ng serpente, and the serpent said unto the woman, yea, you shall not surely die. Sabi ng Panginoon, mamamatay kayo, kung sandaling kainin nyo yun o hawakan yun. Sabi ni Satanas, oh, hindi kayo mamamatay. See? So okay, next. Dinabasa pa lang natin, mga kapatid. 3 verse 6, and when the woman saw that the tree was good for food and that it was pleasant to the eyes, oh, okay naman pala, maganda naman pala to, and a tree to be desired to make one wise, at ninasa niya, she took of the fruit thereof and did eat, at kinain niya, and gave also unto her husband with her, and he did eat. Binigyan niya ng asawa niya, inalok niya, at kinain din, kasi inalok eh. And the eyes of them, sa 7, both were opened. Namulat ang kanilang mga mata. Nakapikit ba sila, mga kapatid? Hindi naman, di ba? Nakadilat sila, pero namulat ang kanilang mga mata. Ibig sabihin, nagising sila sa isa pang katotohanan na hindi nila nalaman. And they knew that they were naked. Ayun, namulat sila. Ay, nakubad pala tayo. Ba't tayo nakubad? And they sewed fig leaves together and made themselves aprons. Nagtakip sila ng mga dahon. Kasi nahiya sila. And they, 3 verse 8 ng Genesis, and they heard that the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day, and Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God amongst the trees of the garden. Nagtago na sila sa presensya ng Panginoon. Kinukuha natin yung background, mga kapatid, para alam natin yung pag-uusapan natin. 3 verse 9 to 10 hanggang ng Genesis. And the Lord God called unto Adam and said unto him, where art thou? Adan, nasan ka na? 10. And he said, I heard thy voice in the garden, sabi ni Adan. And I was afraid, natakot ako, Panginoon, because I was naked. Dahil ako'y hubad and I hid myself. Nagtago ako. And sa 14, lampasan na natin. And the Lord God said unto the serpent, because thou hast done thee this, thou art cursed above all cattle and above every beast of the field. Upon thy belly shalt thou go, and thus shalt thou eat all the days of thy life. Pinarusahan ng Panginoon ang serpente, pinagapang niya. Okay. 3 verse 15, and I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Alright. Unto the woman, he said, I will greatly multiply thy sorrow and thy conception. In sorrow thou shalt bring forth children, and thy desire shall be to thy husband, and he shall rule over thee. So, sa 15, mga kapatid,
So, nagkaroon ng binhi. Okay? Pagdating naman ng 16, ay sabi ng Panginoon, pinarusahan yung babae, may hirapan ka, simula ngayon, may hirapan kang magbuntis at manganak. Okay? Kaya, yan tayo ngayon, mga kapatid. Pagka yung mga kababaihan natin nagbubuntis, ay nahirapan sila, lalo sa panganak. And unto Adam, he said, because thou hast hearkened unto the voice of thy wife, ikaw naman, lalaki, dahil nakinig ka sa tinig ng iyong asawang babae, and hast eaten the tree of which I commanded thee, sabi ko, huwag kainin, ay sumpain ng lupa dahil sa iyo. In sorrow shalt thou eat of it all the days of thy life. Kakain ka, maghihirap ka muna. Kaya lahat tayo ngayon, bago tayo kumain, kumakahig muna tayo. Yeah? Okay, so ayan po yung totoong pinanggalingan ng mga nangyayari at naranasan natin ngayon. 4 verse 2, and she again bare his brother Abel, and Abel was keeper of sheep, but Cain was a tiller of the ground. O, dalawa na, ayan na sila. Oy, ano yan, 4-2, no? So biglang may Tagalog. At siya'y sinabi ni Cain sa kanyang kapatid na kay Abel, at nangyari nang sila'y nasa parang ay nagtinding si Cain laban kay Abel na kanyang kapatid, at siya'y kanyang pinatay. Pinatay ni Cain, si Abel. Ayan yung naging kwento. And Cain talked with Abel, his brother, and it came to pass when they... Oh, ayun din yun, no? Yun yung English. Okay, ito naman. 9. And the Lord said unto Cain, where is Abel, thy brother? And he said, I know not. Am I brother's keeper? Sabi ng Panginoon, nasa yung kapatid mo? Ewan ko. Ako ba tagapagtago ng kapatid ko? Babsalbahe ito, ah. Nakasagot kay Lord, ah. Now, let's break the word. Alright. Genesis 2 verse 25. Listen, mga kapatid, may 5 minutes. May 5 minutes na lang ako. Alright, so, and they were both naked, the man and his wife, and were not ashamed. Tama ba, mga kapatid? Binasa natin to kanina, hindi ba? In the beginning, everything were in perfect condition, mga kapatid. Lahat, nung pasimula, ang sinasabi ko yung original state, ang lahat ng pasimula, walang may sakit, mga kapatid. Walang cancer. Wala sa vocabulary. Ano yung cancer? Pag tinanong, ano yun? Walang ganun na. Wala kasing ganon. Ano yung sipon? Ano yung lagnat? Ano yung trangkaso? Walang ganon eh. Ano yung kasalanan? Ay, wala nun. Kahit tabihan mo matulog yung leon, ay, hindi ka kakainin yan kasi mabait yan. Alright? Perfect. Walang nag-aaway, walang nagsisilusan, walang nag-iingitan. Okay? Perfect. Tingnan natin kung anong sinabi ng prophet tungkol dito. Satan's Eden, 1965, ng August o July, August 29. Alright? What a beautiful place. Napakainam at napakaganda. God was so satisfied. Satisfied ang Panginoon. Till he just went back and rested from all of his work. Napakainam. Parang ganito. Napakaganda. Perfect lahat. Makaupo na nga. At tignan ko ang aking mga nilikha. Parang ganon. Alright? And so, every tree never brought forth thorns and thistles. No berries ever come off a thorn tree. Aba. Ganun pala, mga kapatid. Everything was perfect. All seeds were perfect. Okay, walang may kapintasan. Ang pangit naman itong puno na to. Walang pangit doon kasi lahat maganda eh. Perfect nga eh. Everything was in perfect condition. There were no wild animals. Walang mabangis na hayop. Hindi kinakain ng leon, yung mga usa, yung mga rabbit o anuman. Hindi nila kinakain yan. They were all friendly. Uy. Magkakaibigan pala to. Fellowship by redemption, noong 1955, ang sabi ng prophet, now, in the beginning, when God come down in the evening and talked to Adam and Eve in the cool of the day, and His great voice whispered to them, and they had fellowship. Bumababa ang Panginoon. Love one another. Bumababa ang Panginoon mula sa kalangitan o sa kanyang pinanggagalingan at pupunta sa kanyang mga anak, dadalawin niya. Kumusta na, anak? Okay, so, walang problema. Nakapunta ang Panginoon dahil walang barrier o walang humahadlang. Alright? How the moving of the Spirit went through the bushes. The lions come up, andyan yung leon, andyan yung tigre, all of them, and they worship the Lord. At nagpupuri sila sa Panginoon, nagpapasalamat sa Panginoon. Man was conscious at all times that His presence was with him. Alright? So, clear mga kapatid? Okay. Nung pasimula, there were no wild animals, isa-isa natin, they were all friendly. Lahat magkakaibigan, walang mababangis. Ngayon, hindi ka pwedeng pumasok doon sa kulungan ng tigre. May kalalagyan tayo doon. Alright? There's a perfect fellowship between God and man. Perfect yung fellowship. See? Pag kailangan mo ang Panginoon, andyan na agad siya at maaari ka makapunta, makapasok sa presensya niya. Pero ngayon, mga kapatid, kailangan nating umawit, kailangan nating sawayin yung mga kailangan sawayin, kailangan sabihin natin, i-off nyo yung cellphone, huwag kayong patayo-tayo, mag-focus kayo. Bakit? Mahirap makapunta sa presensya ng Panginoon.
Hindi makababa ang presensya ng Panginoon. Gusto mangaral ng pastor at andyan na yung blessing, hindi makapunta. Bakit? Merong hadlang. Nahihirapan na pang, pero ngayon, dati mga kapatid, walang problema. Pag gusto ng Panginoon, pupunta ako sa mga anak ko, mag-fellowship kami, mag-uusap kami, gusto ko sila makasama, bababa siya, walang problema. Parang pwede kang pumunta at mamasyal anytime. Ngayon, hindi. Hindi makapunta ang Panginoon. Gagini mga anak niya, kailangan mag-create ng isang atmosphere na lahat ng kasamaan ay maalis, lahat ng maling pag-iisip, lahat ay mawala at tayo ay makapasok doon sa presensya ng Panginoon. See? Naranasan niyo naman nalangin mga kapatid, parang sabi nga ng pastor, hanggang dyan lang sa may, ano, kisame nyo, pag-pray mo, parang hindi tumatalab yata ah. Parang ganun pa rin, na parang walang nangyari. Ang hirap, mga kapatid. Kaya nung si Daniel nanalangin, mga kapatid, yung katugunan ng panalangin niya, may nakipagbaka pa. Sabi, nanalangin ka pa lang, Daniel, sinugo na yung dala ko na yung, ano mo eh, yung answered prayer mo eh. Kaso daming kalaban eh. So may nangyayaring mga ganyan, mga kapatid. Pero noon, perfect. Sabi, Panginoon, andyan na siya. Yes, anak. Parang just a text away. Parang gano'n lang, no? So, andyan lang ang presensya ng Panginoon. Alright? No sin, no sorrow, no pain, nor death. Sino bang may problema, mga kapatid? Sino bang nakakaranas ng kalungkutan ngayon sa inyo, mga kapatid? Sinong nasasaktan? Dati walang ganyan. Sino nagkakasakit sa inyo? Dati walang sakit, mga kapatid. Everything is perfect. Hallelujah. No malice, walang tinginan. Bago na naman yung ano. Nakaw mo lang sa trabaho mo. Walang ganun eh. Pagka may biglang may election, may nakapaskil, mangungurakot na naman yung mga. Mali siya. Tapos, kinamayan. O, tingnan mo, kinamayan. Sabi ko sa'yo, totoo yung mali siya. May kulay. Wala nun, mga kapatid. Ano yon? Walang gandate. Alright? And sickness, walang sakit. Sabi ko nga, hindi alam ko ano yung trangkaso eh. Trangkaso, ano yon? Wala kasing ganun nun, mga kapatid. Everything is in perfect condition. Man need not to work to eat their food. Ngayon, papasok ko ng 8, uuwi ako ng 5, mag-OT pa ako, matatraffic pa ako. See? Pagka magbe-birthday yung anak mo, kailangan mong mag-ipon, mag-ganto, lahat. Bakit? Eh kasi, noon hindi kailangan yan eh. Ay, magdidibo anak mo. Ay, magdidibo yan, walang problema yan. Ganun sana no, no? Perfect eh. Ay, kakain ka. Bad, magkainan tayo, maghandaan tayo. Ay, walang problema, hindi tayo tatrabaho. Tawagin mo yung mga mansanas, tawagin mo yung apple. Andiyan na lahat, kakainin na lang natin. Perfect eh. Hindi ka rin nagugutom. Eh, perfect nga eh. Ba't ka magugutom? Kahit huwag ka kumain, di huwag. Kumain ka, hindi kumain ka. Enjoy mo lang food. Pero hindi ka magugutom. See? Perfect. Nakita niyo yung condition dati? Alright. Hindi kailangan magtrabaho. Hindi kailangan mag-apply. Sinong nag-a-apply, hindi pa makatanggap ng trabaho? Walang ganyan nun. Hindi kasi ganito yung condition nun, mga kapatid. Perfect nun. Praise the Lord. Hindi tayo patatagal dyan. Genesis 2:9, and out of the ground made the Lord God to grow every tree that is pleasant to the sight and good for food. Alright. Grabe yung oras, mga kapatid. No? The tree of life also in the midst of the garden and the tree of knowledge of good and evil. So gusto ko lang may ma-catch muna tayo. There are three kinds of trees in the Garden of Eden. Alright? So sabi ito, balikan natin ha. Every tree, yung pula, every tree that is pleasant to the sight. Iyan yung mga tree. Puno ng lahat ng puno, mga kapatid. Hindi ko na sabihin. And good for food. Pwedeng kainin. Magandang kainin. Mabuti sa katawan. Alright? The tree of life also in the midst of the garden. Merong isang puno pa, mga kapatid. Puno ng buhay. Okay. And the tree of knowledge of good and evil. Pangatlong puno, tree of knowledge of good and evil. Tama ba, mga kapatid? Yung sinasabi ko, kasi binabasa ko lang, mga kapatid.